ngayong gabing ito, actually, naumpisa, sabi ko, Lord, meron akong iba, meron akong gustong ituburo. Kaya lang God led me in this person, sa lalaking ito, na kung saan, grabe yung ginawa niya dun sa, saan tawag ito? Sa passage na kung saan natagpuan ko ang pangalan niya. Dahil binrake niya yung silence. Alam mo yun, nag-create siya ng matinding impact. But let me ask you this. Can a name create a major impact? Yung pangalan mo ba, pwede niyang mag-create ng matinding impact? O yung pangalan mo, pag sinasabi o pag naaalala yung pangalan mo, parang puro ka-impactuhan nga yung nadadala. Alam mo yun, parang ganun yung ragging resort. Okay, pwede ba ang name pa lang may impact na? Siguro lalo na kung makilala pa natin ang taong ito. Now, nag-research ako kung ano ba ang dahilan ng mga ni Lord kung bakit niya isinama at pinasulat ang First and Second Chronicles. Sino dito nabasa mo na ang First and Second Chronicles? Pag binasa mo yung First Chronicles, medyo aantokin ka. Kasi puro pangalan yun eh. Anak ni ganito, anak ni ganyan, ganito, ganyan. Alam mo yon? Parang family tree na malaki. Nakakapunta ka na dun sa ano, yung reunion ng clan nyo. Tapos tuwing reunion ng clan nyo, laging binabanggit yung family tree. Di ba nakakasawa na? Tapos may game pa. Okay, sino ang kapatid ni Lolo ganito? Di ba ganun? Di ba? Sino ang pangatlong kapatid ng ganito? Di ba? Parang grabe. Kami ganun lagi sa Cardones family. Parang ha? Pero kahit yearly or every other year na kaming gumagawa noon, nakakalimutan ko pa din. Alam mo yun, parang di pa rin ako ganun kasanay. Okay. Now, ang purpose pala and structure ng First and Second Chronicles, basically ay sa dynasty to kasi ni, ano, ni David, no? In Judah, and tsaka yung mga Levitical line. Okay? So mostly, ito ay genealogies. No? Parang yung pinakita ko last week, diba? From Noah hanggang napunta kay Jesus. So, ganun. So, kanino galing, okay? So, alam nyo kasi, importante sa mga, yung historical roots ay importante, especially sa faith natin, okay? Kasi nagpapakita yan na mayroong ginawa si Lord dun sa mga taong yon. Kaya mo paniniwalaan din si Lord, hindi lang dahil may ginawaan siya sa'yo, pero may pinroof din siya sa ibang mga tao. And we believe that God has acted in this world of space and time. Ha? Pag pumasok po kayo sa faiths, malalaman niyo ba ano ang space, ano ang time? Okay? From the beginning. Yung wala pang beginning, yung wala pang space, wala pang time, yung eternity. Yan, malalaman niyo po yan. Now, the events that the Bible records are not myth or fantasy. Kaya pinarecord ni Lord ito ay para hindi lang, alam mo yon, hindi lang maging fantasy or maging, alam mo yon, yung maging myth lang siya, yung hindi siya totoo. So, they are in the fullest sense of the word and to ay naging part ng history. Now, dito, sa babasahin po natin, yung mga Hebrew people, they kept careful records of their lineage. Okay? Yung pinanggalingan nila. And they traced that lineage not just to the tribes, okay, ng Israel, pero beyond that to Noah and even to Adam himself. Pero dito, pag binasa mo siya, okay, First Chronicles chapter 9. Sige, if you have your Bible with you, you can open it. First Chronicles chapter 9. Kung hindi ka masyado into history, sino dito hindi mo masyadong favorite ang history? Mas gusto mo ang mga ano, math, ganyan, pero history, wag na lang, ganyan. Pag binasa mo siya, descendants of Judah, ganyan-ganyan, tas puro pangalan, di ba? Nakakatamad minsan. Pero maganda yan sa pag-aaral kung saan ba nanggaling ang mga bagay-bagay. Okay? Dito, pag binasa mo, binabanggit lang yung mga pangalan na walang masyadong description. Oh, came from ganito, came from ganyan, came from ganito. Pero in 1 Chronicles chapter 4 verse 9 to 10, may isang pangalan na hindi lang basta sinabi pero binigyan ng highlight yung pagkatao niya. Pwede ba yun? Pwede ba yung hindi ka na lang basta dinadaan-daanan, pero ikaw hihintuan at papakinggan? Kasi may impact ka na.
Akala mo yun? Ikaw lang yung bibigyan ng pansin sa lahat. Iba yun, kapatid. Yung galaw mo, pinag-aaralan, honestly, it's a major impact. So sabi dyan, Jabez, okay, ang dami sinasabi. O, simulan natin, ano yan, verse 9. Sisimulan natin sa verse 7. The sons of Hela, Zeret, Zohar, Etnan, and Koz, who was the father of Anub, and Hazobeba, and of the clans of Aharhel, son of Harum. Diba? Puro ganyan-ganyan lang, puro pangalan niya. Pagdating ng verse 9, Jabez was more honorable than his brothers. Ba't ganun? Bakit pagdating kay David, teka lang, pause tayo sa taong to. Tumataon to, sige, daanan mo lang yung pangalan, pero si Jabez, pakinggan mo. Si Jabez, kilalanin mo. Jabez was more honorable than his brothers. His mother named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Gabi yung meaning ng Jabez, no? Pain. Jabez, pain. Siguro pag nung bata siya, siguro nabuhay siya ngayon. Ah, pain. Masakit. Pinangalan sa'yo ng nanay mo, masakit. Nasasaktan ako. Nasaktan ako. Ganon? Ay, nananakit. Ganon, di ba? Grabe. Because, sabi dyan, because I gave birth to him in pain. Jabez cried out. Sino right now? Hindi naman Jabez ang pangalan mo, pero in pain ka. Okay lang yan. Ano yan ng Lord mamaya. Huwag ka magkala. I-heal yan ng Lord. Jabez cried out to the God of Israel, oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. And God granted his request. Pagdating ng verse 11, bumalik ulit sa ganong klase ng ano, ng pagkakasulat. Kelub, Shuhas, brother, was mother of it. Ganon ulit. Si Jabez lang talaga yung binigyan ng highlight. Sabi ko, Lord, anong meron kay Jabez? Anong meron kay Jabez at nag-create siya, nagmukhang nag-create siya ng matinding impact sa Book of Chronicles. Particularly sa 1 Chronicles. Let me read to you in the Message version. Sabi yan, Jabez was a better man than his brothers. A man of honor. Oh, girls. Hanap ka ng lalaking ganito. Better than his brothers and a man of honor. Hindi a man of horror. Na? His mother had named him Jabez. Oh, the pain. Ano mo yun? Naalala. Ah, yung masakit. Okay, mamaya, ididig deeper natin yan. Saying, a painful birth. I bore him in great pain. Grabe, no? Sakit-sakit naman ang pangalan ni Jabez. Jabez prayed to the God of Israel, bless me, oh bless me. Give me land, large tracts of land, and provide your personal protection. Don't let evil hurt me. God gave him what he asked. Now the question is, how to have a name that can create a major impact? Yung pangalan mo pa lang kapag narinig na ng mga tao, ay, ganito yan eh. Ay, pakinggan natin yan. Ay, iba yan. Alam mo yun, kapatid? Two verses na, alam mo yun, maybe some of you na maraming beses na narinig na, nakarinig na ng preaching about this verse, pero maniwala ka, meron pa rin revelation ng Lord. Verse 9a, Jabez was more honorable than his brothers. So the Message version, Jabez was a better man than his brothers. Number one, si Jabez. Jabez has a what? Honorable life. Pag sinabing honorable, dito sinabi, Jabez was more honorable. Okay. Kagalang-galang, was a better man, mas okay kaysa sa iba niyang mga kapatid. Sino sa inyo meron ganyan sa pamilya mo? Ano yung pag narinig mo yung nanay mo? Oh, mas okay pa sa'yo yung ate mo, yung ganun. Okay pa sa'yo yung kuya mo, ganyan, di ba? Mas okay, ganun. So hindi naman sinabi na hindi honorable ang anka ni Jabez. Okay, honorable din sila. Kaya lang si Jabez was more honorable. Higit sa lahat.
When you say the word of honorable in Hebrew, ito po ay kaubad. Okay? Kaubad. Kaubad. It means what? So to be heavy in a bad sense, burdensome, severe, dull, or in a bad sense. In a good sense, sabi, numerous, rich, honorable, causatively to make weighty. Okay? So, ang point dito, si Jabez, una, kaya pala siya nakapag-create ng impact ay dahil yung buhay niya nag-speak na kung sino siya. He is a man with honor. Gusto ko malaman mo, kapatid, gusto mo mag-create ng impact sa family mo? Gusto mo dumating yung time, pakikinggan ka din ng mga tao sa pamilya mo o sa cell group mo? Kapatid, kailangan iba ka sa pangkaraniwan. Hindi ka makakapag-iwan ng impact kung kagaya ka lang ng karaniwang tao. You need to live a life na kung saan above average. Sabi sa the Message version, a better man. Jabez was a better man than his brothers. Okay? Parang ganito, pag tinanong mo yung mga pangkaraniwang tao, how are you? Ang sagot niyan, ito, ganun pa rin. Tulad pa din ng dati. But if you will ask Jabez, how are you, Jabez? He will answer you, better than yesterday. Tanong mo mamaya, bukas, tanongin mo yung katabi mo, how are you? Dalangin ko, yung sagot niya ay angat na kaysa sa iba. Pangkaraniwang tao kasi gano'n, ito, nakakaraos pa rin, sino nakarinig niyan? Ito, ito, tinatawid pa rin ni Lord. Parang yung buhay mo araw-araw tawid lagi, no? Sino dito ayo gusto mo namang mawala dun sa, alam mo yun, sa status ng buhay mo na parang tawid na lang lagi yung araw-araw? Hindi mo pwedeng na-enjoy mo yung isang buong araw na hindi ka lang basta tinawid ng Lord, kundi pinag-umapaw ka ng Lord. Alam mo yun? No, to become a better man is included in the change of nature. Kailangan kasi may babaguhin ka. Gusto mo maging better, kailangan may babaguhin ka. Sabi yan, ano pa? A man of honor. Jabez was a better man than his brothers. A man of honor. Siya ay kagalang-galang. Listen to this. Once you encounter God, dapat maging kagalang-galang ka na. Kasi si Lord, kagalang-galang. God is holy. Hindi mo pwede i-treat si Lord na parang kagaya lang ng dati. Jabez was a man of honor. Yung iba kasi a man of horror. Alam mo yun? Sino dito honestly, pag may nakita ka, alam mo yun, natatakot ka kasi pwede kang sapakin. Yung mukha pa lang niya, alam mo yun? Yung presence niya mukhang nakakatakot na. Yung ayaw mong dumikit kasi pula yung mata, kala mo bangag, ganun. Bangag agad, di ba pwedeng puyat lang? Alam mo yun? Stress, ganyan. Nakasimangot. Di ba? Sino dito sa girls, di ba? Pag yung babae, yung sales lady, pag nakataas agad yung kilay, di ba ayaw mo nang i-approach? Kasi feeling mo, baka siya yung mabilan mo ng damit para lang maging mabuting pagtingin niya sa'yo. Okay? Pero si Jabez, hindi siya man of horror, hindi siya nakakatakot. Man of honor. Once, ang man of honor ganito, pag sinabi mo, gagawin mo. Kaya huwag mo munang sasabihin yung word na I love you kung hindi mo kayang gawin. Kaya huwag ka mangako whether you're very happy or very angry or very sad. Basta nasa peak ka na emotion mo, yung nasa very ka na emotion mo, huwag ka muna mangako. Bakit? Kasi baka hindi mo kayang to pa rin. Hindi ka magiging man of honor. Si Jabez, kagalang-galang tong taong to. Na para igalang ka, kailangan ayusin natin ang personality natin. Okay. Bigyan kita. Mabilis lang to. ABC of good pleasing personality. Tatawin tayo naman ng mga young professionals. We need this. Okay. Letter A, attire. Okay? Hindi kinakailangan branded. Basta ayusin mo ang pananamit mo. Okay? Ako, wala. Ako sabi ko nga, kung yung hita ko ay kasing payat ng hita ni Kim Chu, alam mo yun, magaganon din ako na skirt, okay? Pero kung pinili mo magganon ng skirt sa mga girls, huwag ka namang ganon ng ganon.
naglalakad ka, ganun ka lang, ganun. Ano, may sakit ka ba? So, huwag ka na lang magsuot ng ganun. Magpantalan ka na lang. Okay? Boys, huwag na masyadong Lois. Pag gumanon ka, kita na naman yung brand ng brief mo. Diba? Hello? Ayusin mo naman manamit. Ito, one time. Si Pastor, may nakitang isang leader. Na naglalakad lang naman, parang bumili, ganyan. Nakita niya, bihira yun. Yung damit, sando, tapos sira-sira, butas-butas. Tapos yung chinelas, nakita niya, ginaganon pa yung, ganun, basta ganun. Sabi niya, nak, saan ka galing? Sabi niya, ay, dahi, saan na po, ganito, ganyan. Sabi niya, ah, okay. Tapos, dinala niya ng konti sa gilid, nak. Sabi niya, wala ka bang t-shirt? Sabi niya, ganun ni Pastor. Meron po, bakit po tay? Sabi niya, sa susunod, huwag kang lalabas ng bahay ng ganyan. Sabi niya, what if, isang araw, makita ka ng nanay ng dinidisciple mo. Sabihin ng nanay ng disciple mo, yan ba leader mo? E yan din ang ituturo niya sa anak niya. But no wonder, yung disciple mo, ganun din manamit. Dati hindi ko maintindihan si pastor. Nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang kami, pag nasa bahay siya, tapos, for example, doon siya matutulog, nakapantalo. Sabi ko, problema na ito. Alam mo yun, sabi niya, soon maiintindihan mo din. Alam mo yun, hindi mo kailangan, hindi ko sinasabi, ulitin ko, hindi ko sinasabing laging dapat bago. Ang kailangan lang, ayusin mo yung pananamit mo. Lalo na young professional ka. Alam mo yun? Pupunta ka ng office, o kahit na, dress down naman kahit na nasa office ka pa din. Meron kami mga ka-office mate, ganyan, no? Nabigyan tuloy ng memo. Sabi, dress down. Totally dress down naman, di ba? Kulang na lang, mag-sleepers sila eh. Parang pupunta lang ng palengke. Recruiter kay, ha? Harap ka sa tao. Kahit naman Friday yan, magre-recruit pa din kami. Mag-i-interview pa rin. Kayo, halimbawa, nakita nyo ako. T-shirt ko, laki, di ba? Tapos ano? Tapos gulo-gulo yung buho ko, tapos wala akong makeup. Tapos interviewin ko kayo. Ma-entice kayong pumasok sa kumpanya ko, sa kumpanya namin? Definitely hindi. Pero na lang ko iba tingin mo, uy, ang cool. Iba, ewan ko. Yung iba, pag hindi naligo, cool sa kanila eh. Pero, hindi ko alam. Pero the point is, sa attire pa lang kapatid, ayusin mo naman. Hindi yung aayusin mo lang yan kapag may nanliligaw sa'yo o nanliligaw ka, kahit wala. Mag-pretend ka na lang na, ano, meron. De, ang point ko, attire, ayusin natin. Pangalawa, behavior, ayusin mo kilos mo. Ayusin mo ugali mo. You wanna be an honorable, do you wanna have an honorable life? Kailangan, ayusin mo yung pag-uugali mo. Kahit na kasi anong ganda ng mukha mo at damit mo, kung pangit ang ugali mo, pangit pa rin ang buong pagkatao mo. So, ayusin natin yan, okay? And letter C ng ABC of pleasing personality, communication. Okay, hindi ko sinasabing maging magaling ka laging mag-English. Ang point dito, kahit Tagalog ang salita mo, ayusin mong makipag-usap. Pag nag-good morning ka, eye to eye, good morning, ano yun? Hello, hi, anong klase yun? Ngitian mo naman. O, ngitian mo yung katabi mo. Yan, titignan mo yun. Communication, ayusin mo makipag-usap. Ayusin mo ang pananalita mo. Okay? Kapag ang lapit-lapit lang naman ang usap, hindi kailangan sumigaw, ang lapit niya lang eh. Pag malayo yun, pwede pa para marinig. Listen to this, bago ka maghangad ng datong, dapat dangal munang hangarin mo, kapatid. Iba kasi datong agad eh, datong. Wala namang dangal. Okay? Bagay lang ang tagumpay sa mga better man or man of honor. Tsaka ka lang makakapag-create ng impact kapag natutunan mong mamuhay ng angat sa iba. Okay? Take note. Walang kinalaman ang pera mo dito. Marami namang tao, marami namang pera, pero minsan yung ugali nila, daig pa nila yung mahirap na tao. So, walang kinalaman. Ang may kinalaman dito, yung sarili mo, yung pagkatao mo. Sabi ng isang unknown author, great people talk about ideas. Average people talk about things. Small people talk about other people. Saan ka dito? Belong ka ba dun sa great people, average people, or small people? Sa pakikipag-iusap mo pa lang, kilala na, makikilala na kung sino ka. Level up natin yan. Amen ba?
Gusto natin magkaroon ng honorable life. Alam mo, yung buhay mo palang, hindi ka pa nagpapakilala, pero yung buhay mo palang, grabe angat na. Be honorable. Malalaman mo, honorable ka na kapag nabibigyan ka ng halaga sa mga sinasabi mo. Diba sa Jabez dito, nung dinaanan yung pangalan niya, in-stop. Bakit? Dinescribe kung sino si Dave, si Jabez. Okay? Malalaman mo, honorable ka na pag ginagalang ka na. Alam mo yun, your opinion matters. And once you speak, they listen. Now, ang honorable na tao, hindi kailangan humingi ng paggalang sa iba. Kasi bakit? Na-earn niya na to. Ito kasi ay kusang ibibigay sa mga taong may ganitong klase ng pamumuhay. Honorable life. Ulitin ko ha, hindi lang honorable in speaking. Life yan. So, panglabas hanggang panloob. Amen po ba? Gusto mo natin magkaroon ng matinding impact, kailangan maging kagaya tayo ng Jabez. Jabez has what? Honorable life. BNC. His mother had named him Jabez or Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Second, Jabez has what? Horrible identity. What? Kanina? Honorable life. Tapos biglang, grabe naman, identity yan. Can a man be honorable yet he still have pain or difficulties in life? Pwede bang honorable ka pero may mga pain and difficulties ka din sa buhay? May mga pagbagsak din na nangyari? Listen to this, not because you are honorable, you are perfect. Si Jabez, pinakita dito, ganda niya sa simula, ang ganda ng bunga, di ba? And Jabez was more honorable than his brothers. And his mother named him Jabez means pain. Ang ganda nung unang introduction, biglang pagdating sa gitna, parang inilaglag si Jabez ng nanay niya. Okay? Ulitin ko, not because you're honorable, it means you're perfect. And not because you have sorrow doesn't mean you cannot be honorable. Hindi dahil may pinagdadaanan ka, hindi dahil may failures ka, hindi ibig sabihin na hindi mo na kaya maging honorable na tao, kapatid. Ano bang importansya ng pangalan? Verse 9 tells us his mother named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Okay? Bakit kaya ipinangalan to? Tingnan natin ang mga pwedeng reasons. Maybe Jabez was a breech baby. Alam mo yon? Nung nilabas siya, maybe 12 pounds si Jabez. Sa mga may nanganak na ba dito? O sige, ako na lang. Pag kayo mga anganak na, okay? Ang 12 pounds, ang laki noon. Ang laki ng tiyan mo, ang hirap iire, ang hirap ilabas. Si baby, siya ay, alam mo siya, 9 ata si baby. Ako po 11 ako. Konti na lang magkakapareho kami ata ni Jay. Kaya yung nanay ko, muntik-muntik ang mawalan ng hininga nung inilabas niya ako. Kaya pagkatapos ko, wala na. Tapos na, saraduhan natin. Ang paghihirap na ito. Pwede naman eh. Okay? Pwede. Baka 12 pounds si Jabez noon. Alam mo yon? Alam mo kasi yung 12 pounds sa baby, pag nalabas mo, kala mo 1 year old na. Nakakita ka na lang ganang baby? Ay, angkat naman ng 1 year old. Ay, hindi. Newborn baby po siya. Ganun kalaki. Or maybe, nung nagbubuntis si mother ni Jabez, yung tatay niya, iniwan yung nanay niya. Sumakabilang bahay. O kaya naman, totoong sumakabilang buhay. Okay? Masakit din naman. Siguro hindi makalimutan ng, grabe, pagkatapos kong mabuntis, pagkatapos magpakasarap ng tatay mo, iniwan ako, kaya ang pangalan ko sa'yo, Pain! Ang sakit-sakit, ganun. Grabe yung dukduk kay Dave, kay Jabez nung sakit, 'di ba? So pwedeng ganun or ba yun, namatay naman yung tatay, 'di ba? Namatay yung tatay mo, paano na ang panggatas, ganun. So the bottom line is, hindi natin alam kung ano talaga ang pinaka-problema at root cause ng nanay niya, bakit siya pinangalanan ng pain. So pwede naman yung mga possible na mga reasons na 'yon. All we know is that Jabez's birth caused him or cause his mother pain. And she wasn't going to let her son forget it. Alam mo yan? Hindi niya hahayaan, lumaki to si Jabez, na hindi na makakalimutan niya na dahil sa'yo, nasaktan ako. Sino dito may ganyan ka?
Hindi mo hahayaan maging masaya siya, gusto mo maging miserable yung buhay niya, kasi dahil sa kanya nasaktan ka. Now, today, we give our children names because of, minsan favorite nating, ano ba to? Favorite nating actress, actor, okay? O kaya kapareho ng pangalan ng favorite mong relatives. O kaya alam mo yon, ba't may mga kakaibang names na ngayon kasi kinuha yung mga simulang pangalan ng nanay, tatay, lolo't lola, di ba? Ganon, di ba? Pero napaka-interesting lang how a name, no, yung pangalan natin can have an impact sa isang bata, sa'yo. Okay? Naalala ko nga, buti na lang ngayon, pwede ka na magpapalit ng ano, nung apelyido. Dati, lalo natin, hindi pwede. Naalala ko yung laging kinakwento ni Pastor, yung daw, ano niya, yung isang kaklase niya, ang last name ay Kabaong. Mr. Kabaong. Ang hirap lang kasi, hindi ko kasi masyadong ma-internalize. Kung ang itatanong ng teacher ay, Mr. Kabaong, how will you define life? Di ba? Parang hirap lang, di ba? Wala lang. Parang iniisip ko lang naman yan, di ba? Pero ang hirap kapag meron kang mabahong pangalan. Pag yung pangalan mo ay parang, alam mo yun, parang hindi ka tanggap-tanggap sa lipunan. Parang gusto mo. Okay, now consider this. Meron isang article, sabi niya, a lot of people subconsciously predict career success based on a name. Okay, marami daw mga tao na pe-predictan nila agad yung career na kung saan magiging successful yung taong yon based sa pangalan nila. Sabi yan ni James Bruning, isa siyang PhD psychology professor sa Ohio University. Sabi sa studies niya, kumuha siya ng mga participants, okay, itong mga participants na to, they're forecasted na yung mga girl na ang name ay Emma at Winifred. Meron ba yan dito? Emma and Winifred. Okay. Most likely daw, magiging successful sila kapag ang kanilang career na kinuha ay nurse or hairstylist. Yan na, ganun yung prediction nila. Ngayon, kung sa lalaki naman, pag boys naman, ang pangalan ay Boris o Bruno, na yan, ganun, parang, yes. What's your name? Boris. Ganun. What's your name? Bruno. Ang tatapang, di ba? They are expected na magiging successful ang career nila kapag ang kinuha nila ay mga plumber o kaya truck driver, okay, o kaya sa construction. So the point is, ang name can have a lot of impact sa isang tao noon pa man at even ngayon. At gusto ko malaman mo, araw-araw may impact yan sa'yo kasi araw-araw tatawagin ka sa pangalan mo. Alam mo yun? Pero ito po, sa Bible, the name given to a person, ito, maniwala ka, it's very huge. Kasi most likely, yung pangalan na yon na ibinigay sa kanya ay yun yung character o yung path ng buhay niya na ititake niya. For example, si Jacob. Ang ibig sabihin ng Jacob, one who tricks, manluloko. O yun yung ginawa niya, niloko niya yung kapatid niya si Esau, di ba, para makuha niya yung birthright. Si Jeremiah. Sino dito favorite mo yung Jeremiah 29:11? Diba? Si Jeremiah. Ang ibig sabihin ng Jeremiah ay God throws. So the Bible tells us that Jeremiah was thrown into the middle of God's chosen people during the time na ang mga tao ay ungodly, self-righteous, at dun siya nag-prophesy. Okay? And the name Jesus, it means God saves. At yun naman talaga yung nangyari sa buhay ni Jesus. Siya ang nagligtas ng buong sanlibutan. So imagine this poor Jabez, no? Ang tindi ng burden sa kanya at buong buhay niya tinatawag siyang pain. Masakit, nasasaktan ako, basta masakit, ganun. And what a tough future. Ano kaya? Hindi ko alam. Baka kasi sabi nga nila pag pangalan mo, yun daw yung magdadirect sa'yo. Di ko alam kung hindi nakilala siguro ni Jabez, si Lord, baka ano, si Jabez ang pangunahing nanakit ng babae. Ganon, di ko alam. Diba? Baka siya ang pangunahing paasa. Ganon. Di ko alam eh. Pero definitely, mananakit siya. Kasi yun ang pangalan niya. Pero ito napansin ko, hindi porket may masakit kang nakaraan, hindi mo na mararanasan ang magandang buhay. Hindi porket may imperfections ka,
ibig sabihin, hindi ka na makakapag-create ng impact sa mundong ito. Actually, most people na nag-create ng great impact sa mundong ito, may kanya-kanya silang kinabagsahan. May kanya-kanya silang imperfections. Simulan natin, Albert Einstein. Sino hindi nakakilala sa kanya? Grabe. Si Albert Einstein ay kilalang genius. Tama ba? Genius. Einstein did not speak. Listen to this. Itong genius na kilala natin, hindi siya nagsalita until he reached the age of 4. Grabe, 4 years old, una siyang nakapagsalita. Genius to, ah. Genius. And di siya nakapagbasa until ma-reach niya yung age ng 7 years old. Genius, ha? Na nag-cause sa teacher niya at parents niya to think that he was what? Mentally handicapped. Okay? Slow and antisocial. Yan ang description kay ano. Yan ang katotohanan kay Albert Einstein. Well, eventually, he was what? Expelled from school. Genius, na-expelled sa school! Kung meron man dito na-expelled, congratulations, pareho kayo ni Albert Einstein. Na-expelled siya sa school and was refused admittance in the Zurich Polytechnic School. Tumagal, pero maniwala ka, siya yung nakapanalo ng Nobel Prize and he changed the face of modern physics because of his discovery. Genius. Si Robert Sternberg. Sino nakakilala kay Robert Sternberg? The big name in psychology. Nung first year niya sa college, nakakuha siya agad ng C. Pag A, di ba, pasado, pinakataas, B, ganyan. C. At ang malupit, ito ah, kilala si Robert Sternberg sa psychology. Yung nakuha niyang C, alam niyo kung saan? Introductory of psychology. Minsan kung sa kabobo, dun ka dadali ng Lord para mag-excel. Feeling mo lang kasi bobo ka dun. Ano yan? Dun siya nauwa na nakakata. At ang sabi ng teacher niya, there was already a famous Sternberg in psychology. Definitely, hindi na magkakaroon ng isa pa. Pero alam mo, pinrove niya yung teacher niya na mali. He graduated in Stanford with exceptional distinction in psychology, summa cum laude, and phi beta kappa, and eventually becoming what? The president of American Psychological Association. Nakakuha ng C sa introductory psychology. Nagsisimula pa lang siya, pero doon pala siya iaangat. Sino dito meron ka sinisimulan tapos alam mo yun, meron dito may business ka, pabagsak-bagsak. Sige lang, alam mo yun, huwag kang manghinawa. Malay mo maging Robert Sternberg ka. Thomas Edison, sino nakakilala dyan? In early years, sabi ng teacher ni Thomas Edison, you're stupid to learn anything. Grabe no, grabe yung mga teachers. Grabe yung teacher niya. And then, what happened? Nung siya ay naghanap ng trabaho, siya ay pinaalis. He was fired from his first 2 jobs. And even in invention, nung nag-i-invent na siya, 1,000 times siyang nag-attempt at lahat ng yon wala. Unsuccessful. Pero of course, lahat ng unsuccessful attempt na yon finally, one time, nag-result yun sa magandang work, kaya tayo may bulb. No? Sino nakakilala sa Wright Brothers? The one who invented what? The airplane. Sabi ng mga tao, meron daw silang depression at may illness daw sila dahil sa kunong iniisip nila. Pero alam mo nang nangyari. Dahil ngayon, dahil sa kanila, pambira, nagkaroon na ng different airlines. May PAL, may Air Asia, may Cebu Pacific sa Pilipinas at kung saan-saan lugar pa. May iba-ibang airline. Isaac Newton, sino hindi nakakilala yan? Newton was what? Undoubtedly, what? Genius daw to sa math. Sino dito genius sa math? He had some failings early on and he did what? Hindi siya magaling sa school. He failed miserably sa business na naging dahilan kung bakit yung uncle niya na lang ang nag-take charge. Now, he was sent to Cambridge. And finally, hindi a real happened to him. Finally, alam mo yun? He was what?
Doon siya nagkaroon ng pagsibol ang kanyang career. Well, alam naman natin ang ginawa ni Isaac Newton. Sino dito gusto po ng coaching Ford? Nakita mo yung sasakyan ni Pastor Lord. Ayoko na ng hatchback Ford na lang, ganun. Ha? You know, Ford is what? One of known person or what people in this age. Pero maniwala ka, hindi instant ang success ni Henry Ford. In fact, his early business failed and left him what? Broke 5 times before siya naging founder ng Ford Motor Company. Sino na kay Soy Kihiro? Soy Kihiro Honda. Ah, siya pala yun. Ah, diba? Sakay ka na sakay dyan. The billion-dollar business that is Honda began with a series of failures and fortunate. Ito, mayroon akong magandang ano. Si Honda, si Soy Kihiro Honda, nag-apply siya kay Toyota dati. Kaya lang, during the interview, ang position na ina-applyan niya, engineer. During the interview, hindi siya pumasa. Grabe, no? Hindi siya pumasa. Anong ginawa niya? Doon. Muwi siya ng bahay, nag-isip siya, nag-start siya magsimula, gumawa ng scooter. At ngayon, alam naman natin ang business ng Honda. Siguro ngayon, iniisip ni Honda, na mo, Toyota, darating ang araw, tatapatan kita. Alam mo yan? Sino nakakalala kay Akio Morita? Siyempre, hindi niya na makilala yan. Si Akio Morita lang naman ang founder ng Sony. Pero maniwala ka, ang unang-unang appliances na nilabas ng Sony, rice cooker. Yung rice cooker, hindi makaluto ng bigas ng hindi sunog. Grabe yun. Nailabas na yun sa market, ha? Siyempre, tinding kapahiyaan nun. Pero with the help ng isang kaibigan, ano, pinush nila ito. At alam naman natin, ngayon, multi-billion dollar na yung company niya. Bill Gates, kilala natin lahat yan. Okay? Sabi yan, Gates didn't seem like a shoe-in for success after dropout sa Harvard. Sino dito ka dropout? Proud dropout. Alam mo, nakakaloka lang, no? Na inaaral natin to. Kasi mga preminenteng tao na to, di ba? Parang Jabez, honorable. Pero pambihira, hindi maialis sa isang taong preminente ang pagbagsak niya noon. Pero uulitin ko, hindi porket bumagsak ka at may paghihirap ka noon, hindi na pwede. Ito, hindi porket drop out ka ng Harvard, hindi na pwede. Hindi ka na magiging successful. So what happened? Of course, we know na yung Microsoft ay naging successful. Sino nakakalala kay Harlan David Sanders? Or kilala sa tawag na Mr. KFC? Sino na lately nakakain ka dyan? 1,009 times, walang bumabuy-in sa kanyang recipe ng KFC. Pero ngayon, kahit saan mo tignan, may KFC. And lastly, sinong hindi nakakilala at sinong hindi nangangarap pupunta saan? Sa Hong Kong, makapunta lang sa Disneyland. Walt Disney. Grabe. Alam nyo ba, nung nagdo-drawing pa lang siya, sabi, hindi ka magaling mag-drawing, wala kang imagination, lack of imagination, wala kang good ideas. Yung may-ari ng Disneyland, walang imagination. Parang hindi ko naman mapaniwalaan niya. Walang good ideas, pero nakatayo ng isang anong description sa Disneyland? Happiest place in the world! Uulitin ko, kapatid, hindi porket may failures ka or in pain ka ngayon, hindi ka na makaagawa ng magagandang bagay. Jabez, the meaning was what? Pain. Pero hindi naging hadlang yun para mawalan siya ng gagawin. Yung iba kasi, pinatunayan na lang yung pangalan nila. Sabrang mahirap daw sila. Ayun, pinatunayan na lang nila. Kinarin nila ang pagiging mahirap. Ulitin ko, kapatid, lagi mo itong naririnig, walang masama nung ipinanganak kang mahirap. Pero yung mamatay kang mahirap, kapatid, may kasalanan ka nun. Nung sinabi ng mga tao, manluloko yan. O yun, pinatunayan na lang yan, nanloko na lang talaga siya.
Now listen to this. To create a major impact doesn't mean you need to be perfect, but it means using that imperfections to stand again and be a better version of you. Starting today, huwag mong panindigan ang sinasabi ng mundo sa iyo, kapatid. Starting today, you need to live a life. You need to live a better version of you. Mas pinagandang version mo. I don't care kung ilang beses ka na nasawi sa pag-ibig. Dalahin ko lang, kapatid, pag nakita ka ng lahat ng ex mo o lahat ng naiwan sa'yo, sabihin nila, sayang, sana hindi ko siya iniwan. Kasi bakit naging better version ka ng sarili mo? Alam mo yon? Sana pag nakita ka ng dating boss mo na pinilit kang paalisin sa kumpanya, sasabihin niya, sayang, sana hindi ko siya binitawan. Kasi bakit nakita niya yung better version mo? Sana pag nakita ka ng disciple mo na umalis, sasabihin niya, sayang, dapat si leader hindi ko inalisan kasi nakita niya yung magandang pagiging leader mo kasi better version mo yon. Alam mo yan, kapatid? Uulitin ko, starting today, I challenge you to become a better version of you. So yung sa katabi mo, be a better version of you. Kailangan better version. Wala akong pakialam kung ilang beses na silang nagtawa sa'yo. Wala akong pakialam. Alam mo yun, magre-reunion kayo? Ayan, grabe, loko-loko yan eh. Pero pag nakita, grabe, magpipreach sa atin. Iyan yung pangunahing nagmumura sa school natin. Dapat, kapatid, better version of you. Hindi yung nag-reunion kayo, oy, ganun ka pa din, wala kang pinagbago. Congratulations! Alam mo yun? Dapat pati, girls, pag ikaw iniwan ka, lalo ka magpaganda. Dapat better version of you. Amen? Bakit? Kasi pag nakita ka ulit ang ex mo, tapos ang pangit mo, uulitin ko, ang pangit mo, alam mo sasabihin niyan, buti na lang. Nakipag-break na ako. Alam mo yon? Nakita ka ng ex mo, tapos buntis ka na, tapos hindi ka naman kasal, ay maniwala ka. Dapat better version of you. Boys, yun ang busted sa'yo? Hindi ka pinahalaga? Pag nakita ka ulit, dapat kang hihinayang siya. Sasabihin mo ng iyong mga, ng mga brain cells mo, naglaway ako sa'yo noon. Ngayon, ikaw naman sa akin. Joke lang. Minahal kita noon. Maglaway ka ngayon. Ano mo yan? Dapat pag nakita ka nung dating mong nililigawan na hindi ka sinagot, sasabihin niya, tayo na lang ulit. Tayo na lang. Ano mo yan? Better version of you. Kapatid, listen to this. Si Jabez, hindi na natili doon. Mamaya pag-uusapan natin, paano siya hindi na natili. Anong ginawa niya? But my point is this. Huwag kang papayag, yung dating ikaw, yun pa rin. So what? Kung may horrible identity siya dati, pero binago yun ng last point na meron tayo. Uulitin ko, be a better version of you. Amen? Amen? Dapat ganun. Alam mo, na-imagine ko lang, yung ibang mga members natin na umalis ng church, tapos darating sila ulit dito, definitely welcome pa rin naman sila. Pero makikita nila maganda na yung church, lumago na, maganda na physically, maganda pa numerically, maganda pa spiritually. Sasabihin nila, sana naging party ako noon, nung panahon, sana hindi ako umalis. Bakit? Kasi habang nabubuhay tayo, dapat pa-better ng pa-better ng pa-better ka, kapatid. Hindi pa-bitter ng pa-bitter ng pa-bitter, kapatid. Hindi ako magtataka kung 20 ka pa lang, mukha ka ng ampalaya. Alam mo yun? Ang pait ng lahat sa'yo. Wala ka namang sakit. Ulitin ko, be a better version of you. Hindi siya pumayag, si Jabez, na habang buhay siyang maranasan to, gumawa siya ng paraan. Gumawa siya ng hakbang. Kailangan kasi may magbago. Change is coming. Verse 10 and the last. Sabi doon, Jabez cried out to God of Israel, oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me, keep me from harm, so that I will be free from pain. And God granted his request. Last, Jabez has what? Heavy prayer. When you say the word heavy, it means powerful. It means serious.
Listen to this. The word heavy here, it means demanding. When was the last time nag-demand ka kay Lord? Hindi pala basamang mag-demand kay Lord. Sabi na, ha? Look at this prayer of Jabez. It looks like a selfish prayer. Lord, bless me. Enlarge my territory. Let your hand be with me. Keep me. Me. Parang unselfish ang prayer ni Jabez. But this is why he created the major impact. Alam niyo, mga excellent na tao, ito sila. They do a common thing in an uncommon way. Sabi yan ni Brooker Washington. Excellence is to do a common thing in an uncommon way. Prayer is a common thing. Tama ba? Lahat nagpe-pray. But Jabez did it in an uncommon way. Tignan natin ang panalangin David, ni Jabez. Una, bless me. He was what? He was praying for prosperity. Who wants to pray for prosperity? Lahat naman tayo nananalangin yan. Pray for God's blessing. It's not bad to pray na i-bless ka ni Lord. In fact, hindi ka pa nga nag-pray, binibless ka na ni Lord. Hindi masama. Now, blessing or prosperity is not just, you know, it's not about money lang. Okay? To cause to prosper, sabi niya, bless me, yung bless me dito, ibig sabihin to cause to prosper, to make me happy. So pwedeng hindi naman nangihingi si Jabez ng financial na blessing, pero hinihingi ni Jabez, Lord, gusto ko na pong maging masaya. Sino dito hindi mo naman ngayon kailangan ng financial breakthrough, pero pwede din naman. Pero ang kailangan mo lang ngayon maging masaya. Alam mo yun? Kailangan mo lang comfort ng Lord. Hindi naman kasi lahat pera-pera eh, tama ba? May mga pangangailangan ka na hindi pera ang solusyon. Yung loneliness mo, hindi pera solusyon dyan, maniwala ka. Hindi pera. Pray for prosperity and happiness. Hindi masama. Kaya pag nalulungkot ka, you pray like Jabez. Lord, can you please make me happy? Please make me happy. Bless me with happiness, Lord. Lord, padala ka ng mga tao to make me happy. Diba? Sabi ni Lord, punta ka sa salamin, tignan mo yung mukha mo. Sasaya ka. Hindi, joke lang. Hindi, punta ka sa salamin, tignan mo yung mukha mo, tapos tignan mo ang ganda ng buhay, magiging masaya ka. Kasi ang ganda ng nilagay ni Lord dun. Diba? Sino dito pag yung mukha mo pala, nabibless ka na? Grabe. Yung gising mo sa umaga, yung wala pang hilahilamos, yung ganang-ganan pa. Okay na? Parang kahapon lang yun ah. Pray for happiness. Sabi niya, give me. Sabi niya, bless me, give me land. Sabi niya, give me, pray for God's provision. Extend my territory. Let me live larger than life. Yan, sino din na nakakaalan ng kantang yan? Larger my territory. Enlarge my territory. When we pray for our territory to be enlarged, ibig sabihin nito, nagpipray ka na ma-enlarge yung influence mo. Marami ka pang makilala, marami ka pang maklose na deal. Ganon. Ano pa? Enlarge ng obedience. Hindi ka pwede nagpipray ka for what? Enlargement ng territory, tapos hindi nag-enlarge yung obedience mo. For example, ang bahay mo ngayon ay yung pang ano lang, yung studio type na condo, ang bilis walisin yan. Tama ba? Minsan nga, hindi ka na araw-araw nagwawalis. And nagpray ka kay Lord. Lord, sabi mo, enlarge my territory, Lord. Yung tinitirahan ko po. Eh, binigyan ka ni Lord ng ano? Ng malaking, ng mansyon. 3-story, ganyan. Parang bahay ni Dao Mingsi. Ganyan, ang laki. Parang Fisher Mall. Ganyan ang kalaki. Kapatid, kapag tamad ka, maniwala ka, magiging marumi ang bahay. Kahit gaano kalaki yan, magmumukha yung warehouse. Kaya kailangan, habang hinihingi mo yung enlargement ng territory, hinihingi mo rin, Lord, mag-enlarge din ang obedience ko. Nanghihingi ka, Lord, multiplication ng network namin. Dapat, kasabay nito, Lord, yung pagsunod ko din sa'yo. Lord, marami pang disciples ang gusto kong ma-disciple. Dapat kalakip niyan, hinihingi mo rin, Lord, gusto ko din yung puso ko sasabay sa'yo. Enlarge of opportunities to be a link. So, ibig sabihin pala ng pinagpipray dito ni Jabez, pwedeng
influence, pwedeng obedience, Lord, yung pagsunod ko sa iyo, or pwede na ba ang mga opportunities? Lord, pwede ka ba magbukas pa ng iba pang opportunities sa akin? Sino dito hihingi ng ganyan kay Lord? Lord, opportunities. Be with me for God's, pray for God's presence. Sabi niya, let your hand be with me. Listen to this, wala nang papantay sa bawat lakad na sinasamahan ka ni Lord. Maniwala ka, kahit kasama mo nanay ito, tatay mo, jowa mo, o sino man, wala nang papantay sa lakad na kasama mo si Lord. Importante kasama mo si Lord. Pastor, kasama ko naman, pastor ko, yung leader ko, kapatid, importante pa rin kasama mo si Lord. Amen? Keep me, sabi niya, pray for God's protection. Pray with intensity. Ano mo yun? Magpe-pray ka lang din naman, tindihan mo na, heavy prayer to kapatid. Protekta mo ako, Lord. Baka yung bahay ko maging, alam mo yun, baka maging daungan ng eroplano, Lord. Protekta mo po ako. Lord, protekta mo po ako from the enemy, from within and without. Alam mo yun, ako, nasimulan ako, tumira kami sa condo, syempre 9th floor. And di ba, parang, you know, ang bansa ngayon ay nag-i-expect ng isang malawakang earthquake, ganyan, di ba? So I always pray, sabi ko, Lord, whether nandito ako, wala ako, or gabi, or umaga, Lord, protekta mo kami sa anumang paparating na mga earthquake na yan. Kasi taas namin eh. Mayroon ako isang friend. I don't know kung if it's true ah. Pero sabi niya, kapag daw ang isang building ay nasusunog, dapat ang goal mo, pababa. Kasi ang apoy ay pataas. Ano siya eh, alam mo yung nag-volunteer siya sa fire or something ganun. Tapos sabi niya, kapag naman nag-earthquake, dapat ang goal mo, pataas. Huwag pababa, kasi bababagsakan ka. Pag sa taas, yun yung huling babagsak. Okay? Yun lang naman yun. But the point here is, you pray for God's protection. Jabez cried out to God of Israel. Pagkatapos i-define si Jabez at anong ibig sabihin ng pangalan niya, pagdating ng verse 10, he cried out to God of Israel. Lord, ayoko nang manakit. Lord, ayoko nating masaktan. Can you please bless me and enlarge my territory? Please let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. Kasi Lord, ito yung sulat ng pangalan ko, pero gusto kong maging malaya dito. Sino dito may sitwasyon ka ngayon at gusto mong maging malaya dyan? Kapatid, ipanalangin mo yan. And listen to this. God granted his request. He cried out for victory. Umiyak siya para maalis yung miserableng buhay niya. Iniyak niya yung tagumpay niya, kapatid. Alam mo, maniwala ka, ang tagumpay mo, hindi lang purong ngingiti at pakyut-pakyut ka dyan. Alam mo yun? Hindi puro ganyan pag gusto mo magtagumpay. Kailangan, taniman mo yan ng luha. Lord, yung 12 ko, Lord! Before the end of 2016, Lord! Kailangan makatelma ko, Lord! Lord! Alam mo yun? Lord, yung small group ko, Lord. Hindi magsasaradan. Di pwede. Lord, yung promotion ko. Gusto mo pala ng promotion pag ganun ka lang sa boss mo. Hindi ka mapapromote niyan. Mapromote ka sa buhay niya, baka mag-iasawa ka niya. Pero sa kumpanya, hindi pwede. Alam mo yun? Ay, good news. May kabit na ngayon. Pwede din, leveling, di ba? The point is, hindi pwede si Jabez, iniyak niya yung tagumpay niya. Lord, yung babaeng gusto ko. Parang awa mo na. Protektahan mo siya sa mga nanliligaw sa kanya. At ang makita ay ako lang. Masama ba yun? Hindi masama yun. Victory. Gaya, taniman mo na. Sige, mag-conclude na ako. Tapos na ako. Lord, nangliligaw siya. Sa babae naman, nangliligaw siya ng iba. Pero mahal ko na siya. Bahala kayo. Usap kayo ni Lord. Malay mo, diba? Hindi ko alam eh. Sabi niya, let your hand be with me. Keep me from harm so that I will be free from pain. Now, let your hand be with me. Keep me from harm so I will be free from pain. Remember, remember this, ito hindi, siguro sa may, si Metro Bank sa kanya, kay Lord to nakuha, you're in good hand with God's, you know, with God's hand. Kapag nasa kamay ka ng Panginoon, maganda, magaling, mabuti ang kamay na pinagkalalagyan ng buhay mo.
pray for God's hand. Baka nainisin natin na yung kamay ng Diyos, yung hipo ng Lord, yung laging, alam mo yun, laging kasama natin. Remember? Ulitin ko, you're in good hand with God's hand. Pag ang Diyos humipo, hindi ka mapapasama. Tama ba? Pag ang Diyos ay humipo, hindi ka mapapahama. Pag hawak ng Diyos, tiyak mag-e-excel ka. Kahit marami kang kakompetensya, mag-e-excel ka. Believe me, you can make a difference. You can make an impact. Now, as I end, let me share to you this illustration. And I just hope you just, you know, get this. Ariko. Sino nakaka-identify nitong bagay na to? Malamang this is a basketball. A basketball in my hands. Maybe ang worth nito mga nasa 20 lang pag sinut ko. Na, o baka wala pa nga. Na, baka nagpustahan lang kami kaya may 20 ako. Pero kapag ito, bolang ito, ay nasa kamay na ni Michael Jordan, worth 33 million na to. It depends whose hand it's in. Tama ba? Ito. A rod in my hands will keep away a wild animal. Pwede ko ito pampalo sa, alam mo yun, sa hayop, pampalo sa lamok ng disciple ko. Hindi, honestly, pwede naman talaga. Pag matigas yung ulo ng disciple mo, hampasin mo sa ulo para magising ng konti. Joke lang. Hindi, honestly, ito, a rod in my hands, ang kaya lang nito palisin yung mga hayop, ganyan, no? Hawiin. Pero kung ang rod na to ay nasa kamay na ni Moises, kaya nitong humati ng dagat. Depende kung kaninong kamay o sinong kamay ang nakahawak. Ito nang bata ako, naglalaro ako nito eh. Di pa nga ganito yung gamit ni, ano, di ba? Ganun. Now, a slingshot in my hand is nothing more than a toy. Para, pag hawak ko siya, laruan lang siya, tama ba? Wala naman na masyado. Hindi ko nga, naalala ko nga, naglalaro ako nito, hindi ko ba matamaan yung lata eh. Yung andito ako, andun yung lata, yung bato ko, dito lang. Eh, yung ganun. So, wala, toy lang talaga siya. Pero ang slingshot na to, pag si David ang humawa, mighty weapon to, pumapatay ito ng Goliath. Depends whose hands in it. Sino gutom? May tinapay ako. At meron akong mga isda. Two fish and five loaves in my hands. Gawin ko tong fish sandwich. Yun lang ang magagawa ko dito. Pero maniwala ka, kapag ito, nilagay mo sa kamay ni Jesus, mapapakain ang 5,000. Thousands of people. Depends whose hands is in it. Ito, since nagpapayos tayo ng church, kailangan natin to. Itong nails na to, pwede ako makagawa ng bahay ng kalapati siguro. Yun lang ang magagawa ko. Pero kapag ang nail na to, inilagay mo sa kamay ni Jesus, it will produce salvation of the entire world. Depende kung sinong nakahawak. Kapatid, little becomes much when you place it to the Master's hand. Yung little ng buhay mo, it will become much if you gonna place it to the Master's hand. Kaya pala ang prayer ni David, Lord, keep me from harm. Let your hand be with me. Let your hand. Jabez showed us that God granted his request. And right now, maniwala ka, hanggang ngayon, si Lord nag-grant pa din ng mga requests. Sabi doon, babasahin ko ulit, Jabez was more honorable than his brothers. His mother named him Jabez. I gave birth to him. Sabi niya pa sa dulo, let your hand be with me and keep me from harm. Dami niya nang nangyari sa buhay niya. Puro pagbagsak, puro sakit. I don't know kung ano pang mga nangyari. Pero sabi niya sa dulo, Lord, let your hand be with me.
Lord, pag ako lang, pain na naman to. Sablay na naman ako. Lord, yung business na itatayo ko, pag ako na naman, Lord, wala na naman. Lord, yung trabaho ko, pag ako lang to, wala na naman. Kanina, before ako pumunta dito, may isa akong cell group member na nag-resign na. Tapos, yung isang, si Chai, yung isang parang contact ko doon, may sinend siya sa akin. Sabi ko, ano yan? Kasi hindi ko pa agad makita screenshot. Sabi niya, message ni ganito. No? Yung taong yon nung naka-attend siya ng small group, before siya maka-attend ng small group, di siya naniniwala kay Lord. Wala siyang relasyon sa Diyos. At galit siya sa Panginoon. But you know, grabe yung transformation sa kanya. Alam mo yung message niya ganito. Sabi niya, alam mo ba sis, na-realize ko na ang buhay, kahit ka ng kahit, kung wala si Lord, wala din ang lahat. You see, little becomes much if you place it to the mass. Kaya yung tithes and offering mo, tingin mo maliit lang yan, it will become much. What? If you're gonna place it to the master hand. Right now, kapatid, I want everybody to stand. Sino dito, simula sa oras na to, gusto ko magkaroon ng major impact yung buhay mo, kapatid? Gusto ko magkaroon ng impact yan sa ibang tao din, kapatid? You let the hand of God na mag-manifest, na humawak yan. Baka meron ka pang mga decisions sa buhay na alam mo yun, hanggang ngayon, wala, grabe. Wala pa din talaga. Ikaw pa rin ang nasusunod, kapatid. Simula ngayon, kapatid. Hayaan mo na si Lord ang masunod. I want everybody to close their eyes. I don't know. But in God's hand, we can experience transformation. Sa kamay ng Diyos, makaka-experience ka ng comfort na hindi maibigay ng mundong ito. Sa kamay ng Diyos, makaka-experience ka ng matinding pagmamahal na tutunaw sa lahat ng kasalanan mo, sa lahat ng nakalipas mo, sa lahat ng sakit na meron ka. Yung kamay ni Lord, magaling magturo yan. Turuan ka niya sa buhay, sa discipleship, sa love life, sa finances, sa lahat. Yung pinaka-problema mo ngayon, kapatid, I encourage you, put it in the hand of Jesus. He will teach you. See Peter, a professional what? Fisherman? Dumating yung time, tinuruan ni Jesus mangisda. Pagkatapos nun, nakahuli siya ng great number of fish. A large number of fish. Uulitin ko, sa kamay ni Jesus, magaling siyang magturo. Lahat ng hindi mo alam, ituturo niya sa'yo. Lahat ng kung saan nagkukulang ka, ituturo niya sa'yo. Right now, if ganun pala ang kamay ni Jesus, ganun pala si Jesus, why not give your whole life to Jesus? Why not give your full trust to Jesus? Why not give your worries and burden to Jesus? Why not give that small thing to Jesus? Kay Jesus, walang small thing. Paghawak niya na, nagke-create na ng impact yun, kapatid. Yung buhay mo, pwede. Hindi ka pa kilala ngayon, pwede. Hindi ka naman sikat, pero kapag hawak yan ni Jesus, maniwala ka, daig mo pang pinakasikat na tao sa balat ng lupa, kapatid. Magke-create ng impact ang buhay mo. Sa studies mo, sa trabaho mo, saan man yan, kapatid. Sa business mo. Right now, I encourage everyone, if you are not, you know to yourself, you don't have this right relationship with Jesus, I encourage you, at the count of three, just raise your hand. At mananalangin lang tayo pag amin na kailangan mo si Jesus, na gusto mo, ayusin ni Jesus ang buhay mo. Pag amin na kailangan mo si Jesus sa sitwasyon mo. And then we will just pray. We will open our mouth and we will confess this prayer. So if you're this person, just raise your hand right now. 1, 2, 3. And say this prayer with me. Ulitin mo ito, buka mo yung bibig mo, i-confess mo ito, sabihin mo, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, sa oras na ito, sa oras na ito, inilalagay ko po ang buong buhay ko sa iyong mga kamay. Tinatanggap po kita bilang aking Diyos, tagapagligtas at
At sa oras na ito, naniniwala ako na may kaya kang gawin at kaya mong baguhin ang sitwasyon ng buhay ko. Salamat po. Ito ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, I can sense in my spirit right now na some of you here, you know you have a good relationship with the Lord, but you have worries. Meron ka mga burden. Maybe you're like Jabez, you have pains right now. May mga struggle ka, kapatid, uulitin ko. Just give it. Be like Jabez right now. Say, Lord, let your hand be with me. Keep me from harm. Lord, keep me from stress. Lord, keep me from distress. Lord, keep me from depression. Lord, keep me from these worries, God. Kapatid, kung itong taong to, at meron kang mga worries, burden, struggle, or anong pinagdadaanan ng buhay mo, I just want you to raise your hand and let me pray for you right now. God, right now, marami pong mga parang Jabez sa lugar na ito. But God, like how you listen to Jabez's prayer, naniniwala ako, nakikinig ka rin po ngayon. Lord, I pray for these people who are worried, may mga burden, may mga struggle. Lord, I pray right now, kagaya ng panalangin ni Jabez, let your hand be with them and keep them from harm so that they will be free from pain. Lord, especially God, sa mga nasasaktan ngayon, hindi ko po alam, whether physical or emotional, God, I just pray right now for healing of the heart, for healing of her and his body right now. Lord, I speak for financial breakthrough. Bless them indeed and enlarge their territories, God. And Lord, I pray right now for these people na meron po mga struggles sa buhay. God, let your hand be with them. Lord, wala nang ibang mas masarap sa isang lakbayin na kasama ka, Panginoon. And this time, we will never let you go, God. We will never let this life, this journey, natatakbuhin namin na hindi ka po kasama, Panginoon. Whether ito ay sa pamilya namin, whether may kinalaman to sa finances namin, whether may kinalaman to, Panginoon, sa love life or sa work namin or sa pag-aaral namin, Lord, saan man ito, hindi po kami papayag na wala ka. Simula sa oras na ito. Let me pray for you once again, the prayer of Jabez. Oh, that you will bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. If that is your prayer, Jabez 4 verse 10 was ended in this phrase, and God granted his request. Before we end this gathering, I want you to ask something. Ulitin ko, hindi masama maging demanding kay Lord, lalo na kilala mo siya. Lalo na alam mo igagrant niya. Right now, before we end this, I want you to ask something from the Lord and believe that God will grant your request. Hallelujah, God. Come on. It's between you and the Lord.